Dapat to si Chris. Pagtaka pa Malenki ako mamaya. Magluluto ako. Dapat to i-seminar. Dapat i-seminar kumain ng gulay. O, dapat para, kumain ka ng gulay. Para pagka nag-missionary trip na tayo, eh puro gulay. Hindi siya pwede sa missionary trip pati hindi siya kumain ng gulay. Bali, may mga McDonald's na naman sa probinsya. Tsaka Jollibee. Ang problema, mga liblib. Bigla akong maghanap na ito. Yung mga liblib na bundok, halimbawa sa Butolan, sa Mount Pinatubo, lalo na nga pumubuto. Palbukas ng bote, tsaka ano, bagong ang serve sa'yo doon. Ang magdala ka ng pansit canton. Yun, ako. Nabubuhay po ako sa pansit canton at saka sa ano, ramen noodles. Century tuna. Yung century, lagyan mo lang cabbage. Eh, hindi pala pwede, hindi pala kumakain. yung ganun po, okay ako. Pero yung pinakbet, hindi ko talaga maintindihan eh. Siguro nga kasi halo-halo. Hindi, sa una ay... lang yun. Sa una lang. Una lang. Ganito na kayo, ganito ako. Christine, pagbuto ko na kainin mo na yan. Alam mo ang gawin mo? Pagkatapos mag-fasting, doon ka kumain ng gulay. Tamo, ang sarap. Oo nga. Ma-appreciate. Kahit ano kakainin mo pag gutom eh, no? That's true. Hindi ako, hindi rin ako makain gulay dati. Natutol ko kay Mini. Okay, Tita Mini. Grabe. Tinuruan niya lang ako kumain. Kasi wala na ako maibigay. Maliit lang yung sweldo ko noon. Kaya ito lang ulam natin, kainin mo yan. Oh, wow. Natuto ako kumain. Hindi ako pwede umangal. Ako lang nagtatrabaho noon eh. Okay. Wala, nasa Amerika siya na eh. Si... Christine. Ngayon, nasa US, kaya available lahat. Di ba may mga, ano nga, 99 cents na ano eh. 99 cents na burger, mga ganun. Survive me. Dito, maraming. Mura lang pagkain. Libre pa nga eh. Pura dito, misa ko nga. Maraming libre dito. Sa food bank, libre. Yeah. Yeah. Ngayon, punta ka sa mga school, libre yung pagkain. Grabe. Yeah. Yeah. Pati yung sa Beverly Hills, Pastor, libre po sa pagkain. Ah, ganun po? Meron akong kinukuha dito sa Beverly Hills Senior Club dito sa may ano sa may Beverly Hills. Every Wednesday, Monday and Wednesday, kinukuha ko yon para ibigay naman sa iba. Yeah, Beverly Hills pa yan. Oo, meron sila ano doon, yung mga food nila, it's like beef, turkey meat, yung mga white meat. Mga barbecue, mga ganon. Yun ang mga pagkain nila. Fajita, yung mga, di ko alam kung ano yung fish fajita. May mga apples, may milk, may oranges, yung mga ganon sila. Makabili nga ng bahay dyan. Ano oras ba yan? Para pag weekend eh. 11 ng o'clock namin, 11 na pinipika po siya ng 11. Tapos, binibigyan kami, pati sa akin, apat sa alaga ako. Yung pack na yon. Pero hindi naman namin nakakain, kaya binibigay din namin sa iba. Oh. Sayang, kasi sayang eh, pati yung belt. Yeah, isa, dalin lang, pag kami sobra sa bahay, dalin lang sa church, ang dami naman kumukuha dun. Ano kasi pa sa, nakapack na yung frozen, pwede ba yon? Ay, isa, mga taga-church natin, tsaka doon sa Hispanic, Sige, pagkakaipon ako, iipunin ko, dadalhin po. Pag di nila kinuha, kinukuha nila ano yon ng MCB, tapos pinamimigay pa rin sa ano, meron silang food bank. Kasi, meron siyang ano, hanggang kailan siya maglalas. Minsan naglalas siya ng a month or so, ganun. Naka-package lang siya, tapos parang yung plastic wrap, yung sa taas, tapos yung sa ilalim naman, medyo hard naman yung plastic, yung black na plastic ang container. Oh, eh, wala okay. Naman po tayong eh, wala tayong ref dyan eh. Baka matira eh, baka pag wala kang na-export. Meron tayong ref dun sa ano eh, kukunin pa natin yun. Ang problema, sisikip naman yun. Kung meron po tayo, may ipon natin yun kasi every week nakakakuha ko ng walong bag eh, walong piraso eh, every week. Maliban doon sa mga milk. Kaya kapag nakuha natin yung rep natin sa kabilang kwarto.
Yeah. Or possible yung pag nag-rent tayo ng room dun sa taas para yung mga bata dun. Makakatulong yun. Pero pastor, ang ano dun, baka wala silang microwave. Kasi ma-microwave yun eh. Alin pa? Hindi, mga ano, ang kumukuha yung mga Hispanic. Binigay natin sa MCB. Yeah. Kasi okay. Nag-lapin ako dyan eh. Binigay ko sa MCB. Okay naman. Kasi okay naman po yun. Yeah, lalo na yung mga beans, di naman natin kinakain eh. Oh, may mga beans. Yung mga beans po, ano na yun, pastor? Nandun na dun sa ano, i-microwave ko na lahat. Nandun sa isang pack. Kompleto na yun. May beans, may vegetable, tapos may meat. Ganun po yun eh. Masarap yun, sister. Magulat kay sister, yung mga homeless sa labas ng church natin, may mga microwave yun. Ah, ganun. Yeah, mga microwave sila, may mga heater. Tapos nakasaksak dun sa church. Hindi nga, palagay ko, ganun sa, na yung may mga long cord sila. Sige po, iipunin ko yun. Kasi nakakaipon ako every month. Doon sa... Dami ako naiipon eh. Mga 32 pieces or more than that po eh. Parang 8 times. Saksak sila doon sa may ano natin, sa garahe. Ah, doon sa may garahe. Sa may van natin, yung church van. Sila naka. Po, talagayin ko ako na ako kukunin ko na palagi. Kukunin ko lahat para ilalagay ko sa rest tapos i-one time. Every month siguro doon natin i-bibigay. Yeah, siguro yan. Ano, iipunin ko po. Iipunin ko po. Una, yung gusto muna ng mga Pinoy, kung gusto nila, kumuha sila. Ngayon, yung ano, ibigay din sa iba. Yung mga apple at saka oranges, pwede. Kung ano yan eh. Palagi. Yeah, rin, yung mga Pinoy. Baka nga magdala ako. Kaya lang yung fruit, hindi siya pwedeng mag-last ng a month eh. Pero yung mga pagkain, nagla-last siya ng may month. 1 month or more than that. Kasi may mga date po sila eh. Gawin kaya nga natin. May sobrang pagkain sa bahay nyo, dali nyo sa church para pamigay sa mga ano, sa ibang churches. Kaya ng Korea, ng Spanish, ng ano. Kasi minsan may pagkain na hindi natin kinakain nila eh. Gaya ng mga beans nga, yan. Okay, masobra-sobra ng lupas. Okay, let's start. Share ko lang ito. Nakanta sana, pasil lang, baka umulan eh. Okay, good morning. Welcome to LA First Filipino Church of the Nazarene, LA Fieldhouse Prayer Breakfast. Prayer na, breakfast pa. Kaso, kanya-kanyang breakfast tayo ngayon. Malamang kayong dalawa magda-drive-thru. Kasi nasa kotse. Tapos na po kami ng breakfast. Tapos na mag-breakfast. Okay. Sabi sa salita ng Diyos, Mark 11:24. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. No? And it will be yours. Yun. So, it's an assurance. Maganda sa salita ng Diyos eh. It assures us na totoo ang Diyos at hindi nagsisinungaling. Alam niyo po, ang panalangin, prayer, is the power bank. No? Parang yung sa cellphone, di ba may power bank? Para kung nasa labas ka, dala mo yung power bank at hindi ka na magcha-charge sa wall socket. So power bank and prayer for our daily journey, no? Maganda rin siyang soul refresher, nakaka-refresh ang kaluluwa. Stress reliever at saka syempre means of communication sa Diyos. Ito ang backbone ng ating ministry. Bakit tayo nananalangin? Ang simbahan na hindi nananalangin ay walang patutunguhan kasi mangyayari it will be kumbaga for the ang mga plano ay mamamayani yung plano ng mga
ng mga tao, hindi plano ng Diyos. No? So, kailangan makinig tayo sa Diyos kung anong ipinapagawa sa atin. So, critical ang panalangin. So, expected results, no? For our flock, ito yung gusto nating resulta sana na epekto sa flock natin, kaya ginagawa natin to. Una, selflessness. Kasi natuto tayong manalangin para sa ibang tao, no? At tapos dito tinuturuan din natin manalangin yung ibang tao, kasi lalo na if you don't have a culture of praying, it will be hard, no? Kaya as you start, makikita mo talaga na usually pastor lang muna, kasi may idea na trabaho niya yun, kaya yung manalangin parang ganun. Pero as we become more consistent in doing this, people will start to join and pray with us. At syempre, mula sa atin hanggang sa ating flock, magkaroon na ma-form yung habit of praying, na maging parang second nature na manalangin na manalangin. So, praise report muna bago tayo magsimula. Any praise report? Ayan. Ganda ng praise jacket. Report, Dad. Praise report. Dad, may praise report. Praise report. Praise report mo, Dad. Sino nang iyan? Ano na ako? Nasesanti na ako. Eh, pagpasok eh, yung day off na ako kagad ng Tuesday and Wednesday. Then, hindi ko alam na pagpasok ko eh, pinalitan pala yung mga schedule. God made us a witness for this week. We witnessed another marriage. Wow. Buhay ni ano, Brother Nathan at saka ni ano. Ay, oo, si Nathan. Sister Kelsey Rose, anak ni Pastor Dondi. Oh, wow. Nakakuha ka itong makita na, you know, it's part of everything, you know, everything is okay, like, you know. I'm so happy to... Bibigyan daw ng cookie si Pastor? No, Pastor. Inimiting natin yan bukas, oo. Oh, okay. Meeting tayo bukas, yeah. Meeting naman tayo bukas. Okay. Nagpa-prepare na po si Pastor kasi papasok po siya eh. Ah, sige po, okay lang. Ay, okay. Ako na lang, ako naman ang mananalangin at... Opo. Amen na lang kayo. Kasi amen na lang po kami, opo. Amen kami. Ayan, okay na tayo. Naka-excited ako. Exciting talaga. Grabe. Lord, sana bigay niyo na. Panalangin yes. Tayo. Sama natin sa panalangin niya mamaya. Doon sa private na part. sa private part na lang po. Sa private part na lang. Ito tayo sa public muna. Public. Yes. Malapit na lang. Maga, bayan. Panalangin. Sige, ako nang magpapasimula. Ako na rin ang magtatapos. Okay. So, manalangin tayo. So, wag kayong mga nagda-drive, wag kayong pipikit. Okay, sige, let's pray. Heavenly Father, Lord God, we thank you, we love you, we just want to praise your name, we lift up your name, Lord. We acknowledge you are the King of Kings and Lord of Lords, and we are so thankful that for all your blessings, and Lord, if there's any wrong sins or anything that we done wrong, Lord, we ask for forgiveness. We repent, Lord God. Forgive us, cleanse us, Lord God, with your blood. We want to show our gratitude to you, Lord God, with all the blessings that we receive, we continue to receive, and all the blessings that we will be receiving individually as a church, as a family. Thank you for guiding our church. Thank you for, as we lift up to you, our church, thank you for your continuous support, Lord God, sa aming simbahan. Panginoon, dalangin namin ang mga sumusunod. We want to ask, Lord God, so that we will receive from you. Nais po namin dalangin, Panginoon, ang buong mundo, ang aming bayan, ang Amerika, ang Pilipinas, ang aming simbahan, ang LA Fionas, ang Church of the Nazarene, ang aming mga kapitbahay, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, mga tao na kapalibot sa amin, mga kaibigan.
mga kamag-anak at mga personal naming panalangin. Panginoon, una-una dinadalangin namin yung pandemic na nangyayari sa buong mundo. Panginoon, naniniwala kami na you can put a stop, Panginoon, sa pamamagitan ng mga ng vaccine, Panginoon, ng paggaling ng maraming tao na hindi pagkakahawa-hawa. Dalangin namin ang bansang Amerika, Panginoon, na patuloy niyo pong pagpalain, ang ganun din ng Pilipinas. Inaangat namin sa panalangin ng mga leaders nito, si President Biden, si President Duterte, ganun din, Panginoon, lahat ng mga tao na kapalibot sa kanila, at ganun din po ang mga leaders ng iba't ibang bansa. Dalangin namin, Panginoon, na for all the world leaders, Lord God, na magkaisa sa mga nangyayaring pandemic na ito, na i-lead yung kanilang mga tao, Panginoon, una makakilala sila sa inyo. Dalangin namin na i-lead sila, Panginoon, i-lead nila mga tao, Panginoon, sa magkaroon ng takot sa inyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, yung pag-roll out ng coronavirus vaccine, Lord. Dalangin namin na maging successful. Dalangin namin na kayo po ang mag-facilitate nito. Yung mga naapektuhan, Panginoon, ng mga nakaraan na, na masasamang weather, Lord God. Nagkaroon ng mga fires, Panginoon, earthquake or hurricanes, Panginoon. Itong nakaraang winter storm. Dalangin namin makarecover sila, Panginoon, at i-reveal mo yung sarili mo sa kanila. Panginoon, sa mga negosyo na nagsara, salamat, Panginoon, at unti-unti na nagbubukas muli dito sa Amerika ang mga negosyo, mga opisina, restaurants, ang mga eskwelahan, ang mga simbahan. Dalangin namin na you reopen it safely, Panginoon. Dalangin din namin ng Pilipinas na nag-lockdown uli, Panginoon. Dalangin namin na huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na kumalat muli ang virus, Panginoon, na magkaroon po sila ng magandang rollout ng vaccination. Dalangin namin, Panginoon, na for all the God's people to humble, repent, and turn away from their wicked sins, Lord God. Dalangin namin, Lord, we pray for revival na magsisimula sa aming sarili, hanggang sa aming pamilya, sa aming simbahan, lalo na sa LA Philnas, Lord God. Dalangin namin ang revival. Tulungan niyo po, turuan niyo po lahat ng tao na umaattend, membro, leaders, workers ng LA Philnas, Lord, na turuan niyo po kaming lahat na hanapin ang iyong mukha, hanapin ang iyong righteousness, Panginoon, at magkaroon ng revival, Panginoon. Turuan niyo kami manalangin, turuan niyo kami magbasa ng salita ng Diyos, at tulungan niyo kami na matuto mag-disciple sa maraming tao, Panginoon. Panginoon, dalangin namin that you will wash the hate, Lord God, lalo na sa sector ng mga minority, ng black, ng Asians. Dalangin din namin ang hatred naman ngayon towards sa mga puti, Panginoon. Kahit ano pa mang kulay, Panginoon, may we look at people sa kanilang hindi itsura or whatever preference, Panginoon, or kulay ng balat. Kundi titingnan namin sila bilang kaluluwa na naghahanap para sa iyo, Panginoon. Dalangin namin na tumigil na ang pandemic, Panginoon. You can put an end sa pandemic, Lord God. We pray for everything will go back to normal. Kumbaga, Panginoon, unti-unti, slowly but surely, yung patuloy na yung production ng vaccine, Lord God, na ma-vaccinate lahat ng tao sa buong mundo. Lalo na yung mga bansa, Panginoon, na hindi nakulang, Panginoon, yung kanilang budget pagbili ng vaccine. I pray that you provide for them. We pray, Lord God, na maka-bounce back ang economy, makabalik, Panginoon, ang lahat sa normal, at mga taong nawala ng trabaho ay makabalik, Panginoon, sa kanilang trabaho. Dalangin namin itong flu season, Panginoon, na matatapos. After ng flu season, itong winter, na meron naman papasok sa spring, Panginoon, na allergy season. Dalangin namin na ingatan niyo yung mga tao. Huwag niyo pong hayaan na magkasakit ang mga tao. Inaangat namin sa inyo, Panginoon, yung nangyaring shooting sa Atlanta. Dalangin namin, Lord, na kayo po ang mag-comfort sa pamilya ng mga nawalan, namatay ng walang dahilan, Panginoon. Dalangin namin na yung shooter din, Panginoon, na dalawin niya siya. Kayo po ang
pag-embrace sa kanya at i-comfort niya din siya, Panginoon. At dalain ko, Panginoon, na humingi siya ng tawad sa iyo, Panginoon, at maligtas ang kanyang kaluluwa. Dalangin namin yung mga issues sa Pilipinas, Panginoon, lalo na yung padating na eleksyon sa 2022, na mag-away-away ang mga tao, Panginoon, maging walang divisiveness, Panginoon. Yung kanilang bagong lockdown na pinapatupad ngayon, Panginoon, na mahihirapan na naman yung mga mahihirap, Lord, kayo pa mag-provide sa kanila sa lockdown na to, Panginoon. Wala silang trabaho, wala silang makakain. Dalangin namin, Panginoon, na maging selfless yung mga may kaya, yung may mga pera, Panginoon, na magbigay dun sa mga tao na walang trabaho at hindi makalabas ng bahay. Panginoon, inaangat namin ang aming simbahan sa inyo. Matuto po kami, Panginoon, na magbigay halaga sa ibig sabihin ng Great Commission. Matuto kami, Panginoon, na mag-disciple, Panginoon, lahat ng mga missionaries na ginagamit nyo sa NMI, sa Church of the Nazarene, sa buong mundo. Pagpalain niyo sila at ingatan niyo po sila, Panginoon. Naangat namin sa panalangin, Panginoon, ng Church of the Nazarene denomination, ng aming denomination, wala sa aming mga general superintendents, lalo na ang aming DS, Pastor Greg Garman. Ingatan niyo po siya, Panginoon, ng mga local pastors, yung mga senior pastors. Dalangin namin ang US-Canada region, ang Filipino Zone Churches sa pangungunan ni Pastor Dondi, ang mga Metro LA Pinoy churches, yung mga pastor, mga iba't ibang churches sa LA, Panginoon, na kay Nazarene o hindi, dinadalangin din namin sila, Panginoon, na pagpalain niyo sila at bigyan niyo po ng wisdom as we lead the church. Panginoon, inaangat namin sa panalangin ang pastoral staff namin, Panginoon, at ang kanilang mga pamilya. Sa pangunguna, Panginoon, ng aming district superintendent, si Pastor Greg Garman, dalangin namin si Sister Leslie, kanilang mga anak, kanilang buong pamilya, na pagpalain niyo po sila. Dalangin namin ang pamilya ko, ako po, bigyan niyo po ako ng wisdom as we lead the church at kalakasan ng katawan. Yun din po si Pastor Bert at kanyang pamilya, si Sister Elvie at kanilang mga anak, si Pastor Christine, si Brother Conrad at kanyang anak at kanilang buong pamilya, Panginoon, sa El Monte. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo kaming ingatan, patuloy niyo kaming bigyan ng wisdom, palakasin, Panginoon, at maging instrumento, Panginoon, para mas madami pang madalang kaluluwa sa paanan niyo, Panginoon. Naangat namin sa panalangin ng English Congregation Pastor, ang church na English Congregation, Lord God, pangunan ni Pastor Josue, Pastor Dan, sina Sister Star Brown. Dalangin namin, Panginoon, yung MCB na bigyan niyo po ng wisdom, patuloy niyo po sila pagpalain. Bless them, Lord God, ang Spanish congregation sa pangunan ni Pastor Pajardo, ni Pastor Jesse. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang magpala sa kanila. Patuloy niyo po silang palaguin in numbers. Ang South Korean congregation po, Panginoon, ang Praise Church of the Nazarene, sa panguna ni Pastor Kim, kayo pong mag-ingat sa kanila at patuloy pong palaguin ang kanilang simbahan. Ganun din, Panginoon, ang North Korean congregation, patuloy po kayo na magpalakas sa kanilang kongregasyon at kung meron pa pong ibang mga North Koreans ay makapag-minister po sila para po mas dumami po sila, Panginoon. Lahat po ng Church of the Nazarene pastors, inaangat namin sa aming panalangin, lahat ng mga leaders ng simbahan, kayo po, Panginoon, ang magpala sa kanila. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga board members, ang kanilang mga pamilya, mula kay Brother Bong, ang aming secretary, Sister Girly, Sister Fed Dumok, Sister Pepot, at saka si Sister Minda, Panginoon. Dalangin namin na lahat ng mga board ng Church of the Nazarene na mula national hanggang district board, hanggang MCB, dalangin namin, Panginoon, na patuloy po kayong magbigay ng wisdom, Panginoon, sa patuloy namin sa pangunguna, Panginoon, sa lahat ng mga tao. Sa board po namin, sila po ang patuloy niyo pong pagpalain. Dalangin po namin na sa kanilang mga pangangatawan, patuloy niyo po silang palalakasin, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa kanilang pamilya na patuloy na sumusuporta sa amin. Lord, we pray for our church members, lahat ng member ng aming simbahan, lahat ng aming mga attendees,
mga viewers at sa kanilang mga families, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan. Wala po sana ng COVID na dumapo sa kanila, Panginoon. Dalangin namin ang mga ministries namin, mga activities. Bukas po, Panginoon, meron po kaming meeting. I-execute po namin, Panginoon, yung marami naming plano, Panginoon, sa second quarter hanggang sa fourth quarter ng taon na to. Kayo po manguna, wisdom niyo po ang kailangan namin, Panginoon. Panginoon, salamat sa mga pinaprovide mo ng mga church equipments, instruments, pati yung mga umaayos nito, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Lord, we pray for complete healing sa mga sumusunod na tao. At sa pagkakataon na to, puputulin natin ang ating broadcast at tayo tutungo na sa mga personal at mga private na panalangin. Kung meron po kayong mga panalangin na nais nyo idalangin namin, inaanihan po namin kayo to comment down below, send us private messages, and we will assure you that we will pray for you sa aming mga private prayer session. So magandang umaga po. Maraming salamat po. At patuloy kami mananalangin sa private prayers na sa mga susunod na private prayers. At hanggang sa muli, makita namin kayo at makasama namin sa panalangin. Maraming salamat po. God bless you.